isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang pangyayari sa Ebanghelyo natin ngayon ay nagsasalaysay ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesus. Ito ay ang kanyang pagluwalhati. Ito ay isang sulyap sa kanyang kaluwalhatian. At ito rin ang unang patikim ng kanyang tagumpay. Ito ay isang maningning na sandali ng banal na kamahalan ni Kristo. Ang pagbabagong anyo ay naghahayag ng pagpapaalam sa atin na ang makalupang buhay ni Jesus ay hindi nagtatapos o sa kanyang pagpapako sa krus o sa kanyang libing. Sinasabi sa atin ni Jesus na ang kanyang pagbabagong anyo na ang kamatayan at ang kasalanan ay walang kapangyarihan kay Jesus. Na kayang pagtagumpayan ni Jesus ang kasalanan at ang kamatayan. Ngunit sa kanyang muling pagkabuhay, ito ang kanyang huling tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Ang kanyang walang pasubaling pagsunod sa kalooban ng Ama ay nagdadala sa kanya sa kawalhatian kasama ang Diyos. Ganon din sa ating buhay bilang Kristiyano, bilang tagapagsunod ni Kristo, ng ating tapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng maraming temptasyon, sa kabila ng ating kahinaan, tayo ay naging tapat sa kalooban ng Diyos. Ito rin ay magdadala sa atin sa kaluwalhatian at buhay na walang hanggan. Sa kanyang pagbabagong anyo, ipinapakita sa atin ni Jesus kung ano ang naghihintay sa atin. Ibig sabihin, ipinapakita sa atin na Jesus na bukas ang langit para sa ating lahat. Bukas ang langit para sa ating lahat na kaniyang tagasunod. Ang pagluluwalhati sa kanya at ang ating huling layunin na magiging katulad niya, tayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan katulad ng kanyang natanggap at ng kanyang naranasan. Doon sa bundok ng Tabor, sinama niya si Pedro, Santiago at Juan. Sila ay ating naging kinakatawan. Gayunpaman, hindi ito ang oras kailangan nating umakyat at sikapin ang ating sarili na umakyat sa bundok. Sikapin nating alisin ang ating dating pagkatao. Sikapin nating alisin, tanggalin ang pagiging mapagmataas, ang pagiging makasarili, ang ano pang pumipigil sa atin na ipakita sa atin ang tunay na presensya ng ating Panginoong Diyos. Alisin natin ang mga balakid na nagiging hadlang upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay inaanyayahan sa kabanalan. Tinatawag tayo ng ating Panginoong Hesus na mabuhay sa kaluwalhatian. Tinatawag tayo ng ating Panginoong Diyos
na sumunod sa kanyang kalooban. At may dalawang bagay na ipinapakita sa atin ngayon. At ito ang mga salita ni Pedro nang sabihin niya kay Jesus, "Rabbi, mabuti na nandito tayo. Una, kailangan nating huminto sa ating abala at abalang schedule para makinig sa Diyos. Ang panahon ng Kwarisma ay panahon upang magbigay daan sa pagmumuni-muni sa ating sarili. Ang panahon ng Kwarisma ay pagbibigay daan upang magdasal at manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ang panahon ng Kwarisma ay oras at panahon upang magbigay tayo ng sandaling katahimikan sa pagsamba. Ang panahon ng Kwarisma ay panahon upang madama natin ang tunay na presensya sa atin ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Magpahinga muna tayo para makinig sa salita ng Diyos. Magbigay daan tayo ng oras at panahon para sa tinig ng Panginoon. Kaya nga ang simbahan ng Quiapo tuwing araw ng Martes ay nagbibigay, naglalaan ng oras, ng panahon para sa recollection upang bigyan ng panahon at oras ang ating sarili, natingnan ang ating sarili, balikan ang ating sarili, ang ating nagawa upang muli tayong mapaunlad natin ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, nais ni Pedro na pahabain ang kaluwalhatian. Gusto ni Pedro na magtagal doon sa taas ng bundok. Mga kapatid, matapos nating pakinggan ang tinig ng Diyos, pagkatapos nating pakinggan ang salita ng Diyos, pagkatapos nating maunawaan ang kaniyang kalooban, pagkakataon naman ito para tayo ay kumilos. Kailangan nating bumalik sa ating pang-araw-araw na buhay at kailangan natin tahakin ang landas ni Kristo sa pang-araw-araw natin na buhay. Kailangan nating harapin at tanggapin ang hamon ng cross. Kailangan nating magpatuloy at sumulong patungo sa ating Panginoong Diyos. Ang pagharap sa mga pagsubok, ang pagharap sa mga temptasyon, ang pagtanggap sa ating mga kahinaan at pagbabalik loob sa Diyos ay siyang daan para sa ating buhay na walang hanggan. Amen.